Welcome to our first Gina Special. Nandito po tayo ngayon sa San Sebastian Parish, no? At naku, napakaganda ng mga ilaw. Bishop, welcome po. Father Felix, ako'y napadalaw dito kasi nabalitaan ko na meron daw ditong bibingkahan at sabi nga ay binebentang puto bumbong. Ah yes, Bishop, lagi niyang maganda dito ang presentation ng pagkain, lalo niya puto bumbong at saka itong bibingka sapagkat tuwing magpapasko, inaabangan niyan dito sa pinagbuhatan. At nais kong ipakilala sa inyo yung mga nagtitinda dito na mga kababaihan, si Mary Grace at saka si Jane. Magandang gabi po sa inyo, no? Magandang gabi po. Ako po si Bishop Mylo. Nandito na po tayo sa popular na lutuan at bilihan ng bibingka at puto bumbong dito po sa San Sebastian Parish Church, no? Ako, Father Felix, excited na ako kasi alam ko na ito ang hinahanap natin tuwing tayo ay Misa de Gallo. At alam natin na bago pa man, meron ng ganito, no? At excited na excited ako na malaman kung paano niluluto ito. Abis na tuturuan po tayo ni Ate Grace at saka ni Jane sa kanilang pagluluto ng bibingka sa kanilang puto bumbong. Famous na famous kapag Misa de Gallo. Napakadami umipila dito. Ilan ba ang misa mo ngayong Misa de Gallo? Sa labas, Bishop, meron ka rin siyam. Sa parokya, tatlo. What? Aba, ang dami ha? Nating isang misa yun. Sa isang araw yan, araw. Gabi? Napakadami. Saan ka kumukuha ng paring yan? Siyem, nagpapasalamat ako si Father Adam. Wow naman! Wow! Wow! Ah, okay. Oo nga, dito nga siya inassign. No? Anyway, sige. Magandang tignan ito, no? Kasi kumakain lang ako nito. Pero ngayon, nabigyan ako ng pagkakataon na magluto nito, no? Kaya nga, oo, kasi Jane, ano? Jane? Ah, Mary Grace, no? Nabaliktad ko tuloy, no? Ninenervous po kasi ako, eh. Pasensya na kayo, ha? First time ako magluluto ng ganito, no? So, yung tinuro mo sa akin kanina ay ilalagay ang dahon dito, no? Yung medyo para lapat, no? Para ito yung lalagyan, no? Ayan, okay na po ba yan? Okay na po yan. Ayan, ako, sige. Tapos, maglalagay po tayo ngayon nitong natimpla na po, no? Na para sa bibingka. Ayan, no? Ayan. Ayan, ako. Tabi mo lang, Father, para medyo ano, parang umaapo ng konti, ah. Para hindi masyado umapo. Ayan. Okay na po yan siguro, no? Ayan, ayan. Tapos, sabi mo kanila, lalagyan ko ng keso. No, ayan. Ayos na ayos to. Alam mo, napakahilig ko sa keso. No? Iba't ibang keso ang talagang tinitikmang ko. Taman-tama. Anyway, no? Ayan. Tapos, nako, ito, itlog na pula. Ano ka nasisira, ulo? No? Napakahalaga ng itlog na pula. No? Dito po sa kakainin nating bibingka. Dalawa ba ilalagay, no? Dalawa. Ay, wow, sumasabaw! Ayan, no? Mukhang dalawa. Dalawa, oo. Naku. Teka muna, mukhang naiwan yata yung ano, yung ito. Pula. Yung pula rito. Mahirap talaga pag ninenervyos ka, eh. No? Ayan. Ayos. Ayan. Pwede na siguro yan, ano?
Okay na ho ba yan? Ayan. Tapos, ito yung pampaluto. Ano po? Meron dito sa ilalim, tsaka may sa ibabaw. Ayan. Para malutong mabilis. Ayun, para malutong mabilis, no? Kakaiba talaga. Alam nyo, sabi nga daw nila, meron daw catechetical, theological explanation dito, no? Pag nakikita mong may baga dito sa ibabaw at dito sa ilalim, Espiritu Santo yan, di ba, no? Yan ang lumuluto sa atin para maglingkod sa Diyos at makarating sa kaharian ng Diyos, no? Bagay na bagay yan ngayon na tayo bumabalik na sa normal, di ba? Oo, oo. Eh, ito naman Puto Bumbong, yan, yan. So, ang unang preparation, lalagyan ko ng mantitilya sa ilalim. Ayan. So, lalagay tayo ng galapo, ang tawag dito eh. Galapo. Mula sa bigas. Lakit. Kailangan ba ano, ate? Kumuha ka ng plato na. Okay, natin maluto. Kasi Bishop, first time magluto ng Hihilahin. Wow, ganun. Ayun! Ayun pala! Yung palang style, ano? Ayan. Ayan, tabi mo. Ayan. Ayan na, finished product. Ito lang pong star margarine ang nilalagay nyo. Mayroon pa pong ano, sugar. Sugar, sugar. O, saan ang ano nyo? Pang ano. Ayan. Sabi ni Budburan sa lang. Yog. Ayan. Ano? Sugar. Nako, Father Felix, pwede na. Ha? Ayan. Finished product. Ayos na ayos. Ito po, niluto ni Father Felix. Nako. Ayos na ayos tayo, ha? Ah, ayan. Lalagay na po natin yan dyan, no? Tapos ilalagay natin sa, ayan, lutuan. Ayun. Eh ngayon, dito naman tayo sa bibingka, no? Few moments later. Oh, naka 15 minutes na. Okay ho ba? Tignan ho natin yung finished product, ano ha, no? Tama-tama. Ayan. Uy, nako. Samba, ilalagay muna natin 'to dito, ano ho. Ayan, nako. Tapos, ayan. Lalagay ho dito, ano ho. Ayan, kukunin natin, no. Ayan, konti. Ayan. Parang ano ah. Parang perfect na perfect ang pagkakaluto. Ano? Nako, excited na ako. Excited na excited. Ang galing. Ayan, excited. Pwede ka na mag-business, Bishop. Ha? Eh, sana nga ganun, no? Ako, parang dumikit eh. Teka muna. Ayan. Ayos na ayos. Butter. Tapos, lalagyan daw ito ng butter. Ayan. Lalagyan daw ito ng margarine. Margarine, ayan. Ayan. Madami ba? Madami? Madami din yung madami, no? Eh, syempre, yan. Para ayos, no? Ready to eat na to, ano ho? Yung. Ayan, ako, ayos na ayos, no? Isa, binigyan mo lang yung. Ah, bubudburan pa natin, ano? Yan, yan, yog. Ayos na ayos. Oh. Ayun. Ayan po. Nakaluto na po ako ng bibingka. Ayun, pawis na pawis. Ready na po tayo dito para kumain. Ayan. Very good.
Father Felix, eto na yung niluto natin. Oo nga po, parang perfect dish up ang pagkakaluto ah. Oo nga eh. Uy, Tofi, oko tama-tama, may pantulak tayo. Ayos na ayos. Siyempre, masarap ang pagkain, bishop, pag pinagsasaluhan. Dito ka na kumain, Tobi. Alam ko hindi mo tatanggihan, ano? Siyempre. Tawagan natin yung PPC President. Ayan, buka na dito. Sige, ayos na ayos na tayo dito. Ayan. Tawagan din natin yung PPC President ng San Sebastian Parish. Si Brother Robert. Uy, Robert. Liga. Tama-tama. Liga. Ayan. Sige. Magdasal muna tayo. Ha? Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kita kamamahal na Panginoon, pinapanalangin namin ang aming pagsasalo, basbasan mo ang aming pagsasaluhan. Pinagdadasal din po namin yung mga walang makain, sana meron pong mga mabubuting tao na magkawang gawa para magbahagi ng pagkain sa kanila. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Time na. Very good. Sarap nito. Ako. Hoy, kanina pa ako gutom na gutom. Pinagpawisan ako no nagluluto eh. No, Robert, ano ha? Buti, mukhang pit na pit ka eh. No? Sarap nga. Ay, si Father may luto. No, nako. Flash back? No. Sabi, may tanong ako sa'yo. No, muna. Ang sarap eh. Back classy talaga. Yung mga consecrated to bishop. Ay, hindi mga consecrated. Consecrate. Concentrate. Oh, yan. Kasi kanina nga, alam natin na itong Bibingka Puto Bumbong, Kalimitan lumalabas bago magsimbang gabi, simbang gabi, di ba? Yan ay popular na kinakain natin at talagang maraming bumibili nito, no? Pag Misa de Gallo, no? Ano ba ang roots ng Misa de Gallo? Kasi po, Bishop, usually po, di ba po tayo mga Pilipino, mahilig po tayo mag-novena, yung mga novena po. And yung mga paborito nating santo ay pinag-novena po natin. Mm. At the time of Christmas po, lalo na po siguro dahil Pasko, in honor of the Blessed Virgin Mary, ng Mama Mary, ay nagkakaroon po tayo parang novena masses na inaalay po sa kada madaling araw ng from December 16 until yung pinaka araw po na 24, then sa gabi po yung Christmas misa de Gallo na sinasabi. Father Felix, di ba taga Bulacan ka? Kami taga Nueva Ecija, no? At alam mo nang ano tawag dito, yung una kong assignment nga sa no sa Nueva Ecija. Kasi yung salitang misa de Gallo, di ba? Parang misa ng pagtilaok ng manok. Ayun, pagtilaok ng manok. Sa umaga. Kasi ang alam natin ito, di ba, yung Misa de Gallo nga, yan yung ano, yung mga magsasaka natin ay bago sila sumabak sa bukid, no? Madaling araw talaga, gigising na sila, no? Talagang maagang-maaga para makapagsimba muna. Yes, simba muna sila. Oo. Meron po mas eksakto silang tawag doon, Bishop. Ano? Bali po yung sa daily po ng 9 days, ang sabi po nila, ang talagang tawag po ay Misa de Aguinaldo. Ah, Misa de Aguinaldo. Bakit Misa de Aguinaldo? Para naghahanda po para sa regalo na matatanggap natin sa Pasko. Yung Misa de Gallo po talaga, sabi nila, ito po yung Christmas Eve Mass. Yung 24, yung madaling araw na yung gabi po na 24, tapos yung madaling araw susunod po. Yun po yung sinasabi na Misa de Gallo. Yun talaga po. Pero ang nangyari sa atin, 9 days eh. Opo. Bakit naging 9 days yan? Yun po, Bishop, dahil po dun sa novena na sinasabi. Tapos po parang due to, hindi po masyado na-explain po ano po yung difference ng dalawa. Kaya po ang naging generic term po sa atin, Misa de Gallo, simbang gabi, at Misa de Aguinaldo, naging isang term na lang po siya para sa simbang gabi. Ayun. Ay, alam mo, di ba sa mga parokya natin, meron ng simba sa gabi. Opo, Miss. Parang ina-anticipated mass, no? Hindi ba kagising yata sa umaga yung mga... Oo, ang hirap eh. Pero gusto naman natin na maramdaman din nila yun, di ba? Marami pa rin nagsisimba, Bishop. Halos puno nga lahat ang simbahan sa diocese natin. Robert, dito ba sa parokya niyo maraming nagsisimba? Ay, opo. Bishop, napakarami po nagsisimba. Talaga, ha? Yes, po. Ano ba yan? Standing room only kayo?
Yes po. Nako talaga ha. Naghahanda na nga namin Bishop. Puno po talaga. Eh, hindi ba mayroon ka din mga kapilya rito? Opo, Bishop. Lahat po yan, may mga misa din. Halos puno din sila. Oo. Eh, maiba ko, no, Father Felix. Yung katedral, nung December 8 nga, ay nagkaroon kami ng ano ng pagbabasa ng no decree para dun sa indulgence, no, dahil nga 450th anniversary ng Immaculate Conception Parish Cathedral, no. Pero di ba nga ito'y pinagbuhatan, sinasabi pinagbuhatan ng unang misa. So ang alam ko ganun din ang iyong celebration, di ba? Last year, Bishop, nag-celebrate po kami. Inalala namin yung pagparito ng mga paring Agustino na noong January 20, 1572. So natapat yun sa tiyesta ni San Sebastian. Kaya nga mula noon, pinipinto na si San Sebastian mula dito yung pananampalataya. Kaya nga po sa pagtutulungan ng barangay, Bishop, magkakaroon ng marker dito sa pinagbuhatan. Ang galing, ha? Kung saan dumaong yung mga unang paring Agustino. Para sa atin, di ba, ang misa, pinakasentro ng ating buhay, pananampalataya. Di ba, sabi nga sa Vatican II documents, di ba, the source and summit of Christian life, no? Kaya, para sa atin, mahalaga ang misa. Over 2 years, pandemic, di ba, erratic tayo, lalo na yung mga unang buwan. Napakahirap ng naranasan natin noon dahil pandemya, online ang masses, pero ngayon in-person na. In-person. Eh, punong-puno na mga simbahan ngayon, eh, no? Yan nga po, eh. Parang lumit nga po yung simbahan namin. Dami ng tao. Yung mga tao kasi parang uhaw na uhaw, no? Parang gustong-gusto nila magsimba, no? Pero bukod doon, buti na lang, dito sa iyong parish, no? Meron ditong nagbebenta ng bibingka puto bumbong. Hindi ko alam kung come on yan, ha? Pero masarap talaga, ha? Masarap, okay, ha? Pero sabi nila, nagsimula daw sila noong November 10 pa. November 10, Bishop, kasi yun yung araw na binubuksan yung Christmas lights sa parokya, sa kabarangay. Tulong po kasi ang barangay sa kaano. May collaboration kami in terms of sa pagpapasinaya ng ilaw ng Pasko. So, nagsimula sila November 10. Topi, naubos mo na! Kaya nga po. Naubos na ni Topi, oh! Grabe, oh! Nagkikwentuhan lang tayo, grabe talaga, oh! Kumuha ka ng tumibingka, eh kukuha pa naman ako sa'yo! Naubos mo na talaga, bili mo ko sa'yo talaga! Oo! O yan, kumuha ka dyan, kakahiya naman sa'yo, parang... Ah, eto, yan. Hindi, pero hindi, bibigyan ko muna si Topi, nako! Eh, kumuha ka nga dito, kumuha ka muna riyan. Nabigla ako ng konti. Eh, kukuha pa naman ako, parang na-wipe out agad. Eh, ako yung pagod na balo, nagdala ka lang ng tubig dito. Di ba? Oo. Salamat po sa meron. Ayan ang sinasabi. Oo. Meron po sa ating makikisalong, yung may-ari po ng store. Ayun, oho. Magandang gabi po. Oho. Kayo po si... Chris po. Oho. Salamat po, no, kasi itong si Mary Grace at Jane, no, pinaunlakan kami, no, na i-feature po itong lutuan at bilihan ng bibingka at puto bumbong, no. Matagal niyo no hubang ginagawa po ito? Yes po, since last year po, Eduardo's bibingka po ay nagkumpisa sa San Miguel. Ah, yes, San Miguel. Po. Yes po. At lumipat po kami sa pinagbuhatan sa San Sebastian. Oho. Hanggang dito na po kami nagsettle. Base po kay... Bali, ito ba'y outlet nyo lang? May lutoan pa kay ibang lugar o meron? Bali, isa lang po. Lang po. Yes, okay, po. No? Bakit ko ito yung gusto nyo lutuin? Mahilig po kasi ko sa mga bibingka, sa mga kakanin. Yes, ah, kayo? Po. Eh, iba'y manamana sa magulang? Opo. Ah, ganun po. Mahilig din po sila before eh. Ah, okay, yes, po. Okay po. Maganda ho itong, kasi alam nyo, itong bibingka tsaka puto bumbong, kung iisipin natin, ay ang kinauugotang ingredients nito ay talagang bigas, di ba? Yes po. Bigas, no? At magandang isipin, babalik tayo dun sa kwento ng Misa de Gallo, yung mga magsasaka ay magdadasal muna para... bago sila sumabak sa bukid, pagtatanim o anumang sitwasyon ng pag-aani, no, alam nila
lahat ay ipinapaubaya na rin sa Panginoon, no? At sabi nga nila, di ba? Pag tayo nagmimisa, yung tinapay at alak, di ba? Inaalay natin. At yan ang magiging katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Magandang isipin para sa ating mga Pilipino. Ito ngang bibingka at saka puto bumbong, yan ay nanggaling din sa pagtatrabaho ng mga magsasaka. Yes, sir. Diba? Saka ang hanap buhay po sa pinagluhatan, originally, mangingisda sa kamagsasaka, Bishop. Eh. Ah, dito? Dito po. Oo. Oh, oh. Kaya po doon sa tatay yung monumento, mayroon doon picture na magsasaka sa kamangisda para i-feature. Pero ngayon, wala ng bukid, ano? Opo, kasi naging bahayan po. Eh. Mm. Saka yung mga itong ilog na pinagano ng mga alam mo, kami dito ako lumaki sa may bunga, no? At nung maliliit kami, pag magsisimbang gabi, meron ding dinadayo kaming bilihan ng bibingka. At may tsaang gubat pa. Mm, yes, yes. Oo, tsaang gubat talaga. Ibang klase. Maliliit at, yun na ano. Oo, ang sarap. Banayad yung pag ininom mo. Tapos, ang napansin ko noon, no? I was born 1962, senior citizen ako this year, eh, no? Ay doon sa may bunga, talagang maraming bukid pa noon. Wala pang mga bahay doon. Siguro ganun din ang pinagbuhatan, okay. Ano? Ganun din po. Siya po, eh? Dati lang, itong MH, dahil pilar lang po yung may bahayan. Ah, ito lang, no? Oo. So, Topi, naubos na naman. Talaga naman, Topi, kakaiba ka talaga, no, ha? Oo, talagang, oo, ako yung nangangalahati pa lang, nakaano ka na. Talaga kakaiba ka. May napulot po ba tayo ngayong sa ating pagkwekwentuhan? Topi, ano napulot mo? Naalala ko po yung kanina sinabi niyo, yung sabi nga po sa Second Vatican Council, yung ano po ay Coleman et Fons, yung source and summit ng Christian life. And ito pong pagkain na ito, nagpapaalala po sa atin nung source and summit of Christian life nung panahon nung sinauna pa, na yung mga magsasaka po, nag-aalay sila ng bigas, at dahil sobrang daming bigas, naisipan po ng mga kaparian na i-share po sa mga tao yung inaalay na bigas. Kaya po naging bibingka po yung ano, bibingka po yung bibingka at puto bumbong po yung naging staple food. And pag nakikita po yung bibingka, maganda po naalala agad is yung simbang gabi, yung misa, yung pagdedebosyon na ginagawa po natin para kay Mama Mimi. Kayo po, anong pulot din yung aral ngayon? Napakaganda pong nalaman po yung pinagmulan ng simbang gabi. Dahil nagkaroon ako ng idea bakit may puto bumbong, may bibingka na itintinda ito yung magpapasko. Yung po pala ay nauugat din doon sa, dahil yung mga magsasaka natin ay binigyan natin ng pagkakataon na magsimba muna o manalangin bago sila maglaba. Ako. Ikaw, Father Felix, meron ka bang napulot? Siyempre, napakaganda ipagdiwang yung ating simbang gabi o misa de gallo. Number one, yung pamilya. Diba? Sa pagkain, hindi pwedeng kumain na nag-iisa ka. Aanyayahan mo yung kapamilya mo. Kapag nagsisimba, hindi pwedeng nag-iisa ka. Aanyayahan mo yung kapamilya mo. At yun yung diwa naman ang pinaghahandaan natin. Na ang Panginoon, nakipamahay, nakipamuhay sa atin sa isang pamilya. Para magbigay ng mukha sa Diyos na mapagmahal, mapagpatawad at mapagkalinga. Oho. Kayo po ba, no, sa ano pang nakita niyo po dito dahil kayo po ay nagtitinda ng bibingka dito at puto bumbong sa may simbahan? So, ang bibingka naman po is occasional po namin tinitinda. So ngayon po ay magpapasko, kaya po namin ito ay pinasinayahan ulit. At dahil nga po magpapasko ay ang ating Pasko ay panahon ng pag-iibigan at pag-ibigala. Mm, very good, ano ho? Anyway, masarap talaga. The best ito. Pumunta po kayo dito sa San Sebastian at dayuhin niyo po itong Eduardo's Bibingka. Yes, sila po ay nag-o-offer po sa atin para sa mga magsisimbang gabi, no, ng bibingka at puto bumbong, no? Pag kanina nakita niyo po ako nagluto. Sir, hindi, okay na to. Ikaw na yan. Baka mamay si Topi maubos uli yan. Diba?
Okay na huya. Pagkainan, siyempre kailan ipaglaban. Oo, kailangan pa eh. Kakain pa uli mamaya yan eh. Hindi nga maubos-ubos eh. Eh, pumunta ho kayo dito kasi mag-e-enjoy po kayo, no? Mainit na mainit ang bibingka tsaka puto bumbong. Napakasarap po. At pagsasaluhan po ng pamilya, no? So, handa na po ba kayo na magsimbang gabi, magmisa de Gallo, magmisa de Aguinaldo ng makabuluhan ngayong taong ito? G ka ba? Gina!